Okay, mga ka-TH, ito yung mga LBC transaction record ng mga nag-avail ng ating analog bouncing detector. Medyo marami-rami na rin sila. Yung iba dumating na sa kanila, yung iba isihintayin pa rin nila, lalo yung sa mga bandang Mindanao. So, shout out ko lang sila at gusto kong pasalamatan sa pagtagkilik sa ating bouncing detector, sa analog bouncing detector. Ito si ka-TH na Marcos Limor ng Katarman, Northern Samar. Ito si ka-TH na Reynaldo Resuento ng Mulabi, Zamboanga del Sur. Ito si ito yung mga tinatawag ko, ito yung mga may LBC na transaction na hinihintay nila at yung iba ay nakarating na. Ito si ka-TH na Roberto Perpetua ng East Rembo, Makati City. Shoutout sa inyo mga ka-TH at mabuhay kayo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pagtangkilik sa ating YouTube channel, sa patuloy na panonood, pag-aabang ng ating mga content. Si ka-TH na Roger Dalumo Jr. ng Malungon, Sarangani Province. Si ka-TH na Jane May Unuos ng Mulabi, Zamboanga del Sur. Sila. Si ka-TH na Aldon Baksan ng Tubigbo, Bungaw, Tawi-Tawi. So, taga-Tawi-Tawi. Nakarating na yung ating Japanese one sa Tawi-Tawi. Si ka-TH na Angelo Joseph Calapano ng Surigao del Sur, Katilian, Surigao del Sur. Shout out din kay ka-TH na Nelson Obatay ng San Vicente Panabo, Davao del Norte. Shout out din kay Romnick Pabellian Sinudlay ng Manolo Fortich, Bukidnon. Shout out din kay Gary Daklan ng Kumbal Province, Mongkayo, Kumbal Province. Shout out din kay ka-TH na Benedicto Nike ng Baaw, Camarines Sur. Ito yung first timer na i-finiture ko sa kanina sa aking YouTube channel, na parang nawalan bigla ng pag-asa nung natanggap yung kanyang gadget. Kasi nga hindi niya mapagalaw, pero nung kanyang mapagalaw at yung kanyang mahuli na yung tamang paggamit ng detection, is tuwan-tuwa na siya kasi nakapaghukay na siya, na na-locate niya yung exact location ng digging spot na kung saan nakuha nila yung mga marker na banga doon sa kanilang lumang bahay na pinagkutaan ng mga Hapon nung during Second World War. So, maraming salamat ka-TH na Benedicto Nike para sa iyong walang sawang pagtitiwala.
Ito pa. Si ito si KTH na Kuhit. Kuhit Jordan ng Bansalan. Bansalan, Davao del Sur. Tapos si KTH na JP sa Libong Kugon ng Agusan del Sur. So malalayo yung mga nararating ng ating unit na analog bouncing detector. Ito pa si Mark Allen na Palacio ng Puerto Princesa, Palawan City. Shoutout sa iyo, KTH. Alam ko nakarating na sa iyo yung unit mo. Kasi nag-message na sa akin yung LBC. Sana makatulong na makapag-locate ng tamang digging spot. Ito pa si Loy Narela Pakalso ng Toledo, Cebu City. Shoutout sa iyo, KTH. Maraming salamat sa iyong pagtangkilik sa ating YouTube channel. Tapos ito si Ernesto Lipitin. Ito ay isang engineer na nagtiwala rin sa ating Japanese wand. Tagaan siya, Negros Occidental. So maraming salamat sa inyo, mga KTH. Iyon lahat yung ating mga naghihintay, at yung iba nakatanggap na ng kanilang tawag dito, Japanese wand or analog bouncing detector. So ito yung lahat ng dokumento na patunay na pagka sila ay nagpadala sa akin ng bayad sa ating product o unit, ay ipinapadala kagad natin on the spot. So yung araw din na yon, pag dumating yung payment, yung araw din na yon, ipinapadala rin kagad natin. Kagaya nitong mga to, pinapadala nila sa Palawan. So marami-rami rin yan. Alos lahat yan, ganun din. Kung ano yung bilang nun, yun din yung dami. So bukod pa dyan yung mga nag-walk-in dito sa aking munting tahanan, at saka yung mga nakipag-meet up. Marami na rin silang nakipag-meet up. So maraming salamat sa inyo, mga KTH, na nag-avail at patuloy na naniniwala at nagtitiwala sa kakayanan ng ating Japanese wand na sana kahit paano ay makatulong sa inyong ginagawang treasure hunting adventure and expeditions para sa mga retrieval. So sa panahon ngayon medyo maulan, huwag muna tayong maghuhukay. So kung ang gagawin lang muna natin is analyze lang natin lahat ng mga pangyayari sa mga lugar na ating ginagalawan. At para pagbalik natin is nabasa na natin kung paano natin kukuhain ng tama nang walang magiging problema yung ating prospect na treasure. So sana lahat ng nag-avail ng ating Japanese wand or analog bouncing detector is maka-hits kahit sa kaunting tulong lang na yan, is sana maging successful yung inyong operations.
Kasi napakamahal naman talaga kapag kayo ay kukuha ng tao na mag-locate, magre-reading, at lalo kung gagamitan ng mga mamahaling gadget or detector, is mababa yung 60,000 per consultant sa kanila. So kung kayo ay may sapat din na positive treasure site, tapos may kaalaman din kayo sa pagdidecode, pagre-reading, ay magandang maganda itong pang-confirm itong Japanese one. At sa aking experience ay hindi naman talaga kayo masyadong ilalayo doon sa deposito. Talagang tatamaan nyo naman kahit papaano. So kung sa mga nagtatanong kung gaano kalalim yung naaabot ng ating Japanese wand, sa aking experience, kapag binaon ng hapon, maaabot niya. Kasi kaya nga siya Japanese wand eh. So lalo yung mga giveaway, mabilis niyang malolocate. Ang pinakamalalim lang naman na baon ng hapon ayon sa mga nababasa kong mapa is 35 meters bunker na yon. Yun na yung mga tinatawag na mga big volume na deposits. Pero kung mga small deposits, medium deposits, tsaka big deposits, naabot niya pa rin. Kapag ka-volume, maabot niya pa rin. Kaya lang, medyo mahirap kuhain pag volume kasi nandun na yung maraming trap. So, dun muna tayo sa mga mga small deposit, medium deposit lang. Para may magamit doon sa mga volume deposits for operational expenses. Okay, mga ka-TH, maraming salamat sa inyo. Sana lagi kayong mag-iingat sa inyong mga treasure expeditions. Sana makuha natin ng walang na papahamak, walang na aksidente, para mapakinabangan natin ng tama at maayos yung ating makukuha para sa future ng ating pamilya. Okay, so sa ngayon, yan lang muna ang aking ma-share. Huwag kayong magkasawang tutok sa aking YouTube channel dahil marami pa akong si-share sa inyo, lalo na kapag ka nakabalik na tayo sa ating treasure site kapag kawala ng ulan. Doon, actual natin uling gagamitin yung ating mga gadget at kung paano siya ginagamit at paano siya gumagana. Okay. Maraming salamat.